Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Kilala natin ang mga NBA legend na sila Scottie Pippen at Dennis Rodman. Si Scottie Pippen nga ay kinikilala bilang one of the best small forwards of all time, habang si Dennis Rodman naman ay nakilala bilang isa sa pinakamagaling na rebounder sa kasaysayan ng basketball. Ang dalawang player na ito ay kilala din bilang magagaling na defensive player, masipag at magaling na team player. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ang pagbisita ng dalawang NBA legend na ito sa ating bansa. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. So, let's go! July 18, 2012 nang bumisita sa ating bansa ang mga NBA legends na sila Dennis Rodman, Scottie Pippen, Mitch Richmond at Jason Williams para sa isang exhibition game. Makakalaban naman ng mga NBA legends ang ating mga PBA legends na pinangungunahan ni Jojo Lastimosa, Vince Sison, Marlo Aquino, Jerry Condinera, Val David, Nelson Asaitono, EJ File at Nolly Loxin. Hindi naman naging competitive ang labanan ng dalawang team as expected nga mga kaibigan, dahil bukod sa may edad na mga legends na ito, medyo out of shape na din sila. Ganito man ang mga kaganapan, nagbigay pa din ito ng katuwaan sa mga Pinoy basketball fans. Dahil nakita nga nila mga kaibigan ang kanilang mga dream matchup, lalong-lalo na para doon sa mga matatandang basketball fans. Isipin na lang natin kung makita natin magkalaban si Terrence Romeo at Kyrie Irving. Parang ganun na lamang ang pakiramdam ng mga PBA at NBA fans noong 80s at 90s. Nagpakita pa din ng gilas sa kanyang passing si Jason Williams, habang si Mitch Richmond naman ay gumawa ng kanyang mga signature three-pointers. Gumawa din ng dunk si Scottie Pippen kahit na may edad na ito, habang si Dennis Rodman naman ay pumukol ng mga nakakagulat na three-pointers. Nagpakitang gilas din si Marlo Aquino at ginamit niya mga kaibigan ng kilala na kilikili shot. Nagpalitan ng puntos ang NBA Legends at PBA Legends, ngunit sa uli natapos ang laro sa score na 112-93 at nakuha ng NBA Legends ang panalo laban sa mga PBA Legends. Ngunit ang naging highlight ng laro ay nang pumunta sa gitna ng court si Dennis Rodman at itinuro niya ang kanyang ama na hindi niya nakita o nakausap na mahigit 40 years mga kaibigan. Ang tatay ni Rodman ay si Philander Rodman, isang Vietnam War veteran na naninirahan dito sa Pilipinas. Iniwan ni Philander si Dennis noong sanggol pa lamang siya at may pagkapilyo din nga ito mga kaibigan si Philander. Dahil meron ito mga kaibigan 29 na anak sa 16 na babae. Ang lupit nun, di ba? Ngunit ayon sa kanya, hindi niya naman umano sinasadya na i-abandon na si Dennis. Kaya naman nakintuwa niya nang kilalanin siya ni Dennis Rodman bilang kanyang tatay sa unang pagkakataon. Nagkausap nga mga kaibigan si Dennis Rodman at si Philander. Ayon kay Philander, binigay niya umano ang kanyang mga numero at umaasang tatawag sa kanya ang kanyang anak. Ngunit wala nga tayo mga kaibigan balita kung nagkausap pa ba sila matapos ang pagbisita ni Dennis Rodman sa ating bansa. Naging maikli ngunit masaya ang pagbisita ng mga NBA legends sa ating bansa at talaga namang hindi malilimutan ang mga taong nakanood nito. Hindi nga mga kaibigan madalas na bumisita ang six-time champion na si Scottie Pippen at ang real life sa Kurangi na si Dennis Rodman sa ibang bansa, kaya naman talagang special ito. So ayun po mga kaibigan ang maikling kwento ng pagbisita ng mga NBA legends sa ating bansa. Ano masabi nyo sa kwento na ito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan.